Hello, hello, mga kasar, mga guys. Hapon na po ngayon. At ngayon lang po nagbabalik. Para nawala ako 2 days. Kasi kawala-wala yung internet connection namin. Kaya hindi ako rin makapag-upload ng videos. At wala rin naman akong i-upload. Kasi konti-konti lang mga kaganapan dito sa ating tindahan. Ayan, medyo marami pa kasi ang ating mga paninda. At saka may in-order kasi ako sa grocery. Kaso nga lang, kahapon siya narating pero hindi, hanggang ngayon hindi pa rin siya dumating. Kaya nag-text sa akin ang grocery i-re-deliver daw nila bukas, Saturday on the 13th. Okay, palagi kasi umulan dito sa lugar namin. So mahirap ang mangompra, gamit lang ang scooter. Pumunta sana kami sa Changi pero hindi talaga natuloy dahil ang lakas ng ulan. At saka nag-expect ako na may kumangongolekta ngayon sa amount due ko last week. Amount due ko na nagtatapos na kahapon. Hindi nga natuloy kahapon, hindi nga napunta dito sa ahente. Akala ko, i-deliver nila bukas yun lang mga items. Yung bago ko naman na nautang. Tsaka akala ko ngayon makakolekta sila. Kaya ayun, hindi ko nalang pinapunta si Mr. doon sa Changi. Kasi baka ma-short tayo sa budget. Bibili kasi sana kami doon sa Changi yung tabako. Palagi nang hinahanap ni customer. Kasi may chika pala ako. Kaya pala malakas na malakas sa akin. Thank you Lord. Yung mga tabako ko madali siyang maubos. Gustong gusto ni customer kasi mas marami kasing laman yun na tabako. Yung pina-circle ba na lumboy. Dahon ng lumboy. Sinircle yun. Tapos sa ilalim ay pinalamanan yun ng tabako. Mas marami daw tabako sa akin kaysa dito sa aking katapat na tindahan. Kaya natutuwa naman ako kasi may mabuti kaming suki. May magaling, may mabait kami na suki. Yung suki na hindi manulok. Maraming nilalagay na tabako sa loob ng dahon. Kaya tungtuwa ako. Kaya yan, sanang pinabili ko ngayon ni Mr. Pero sabi ko na lang ni Mr. Huwag na lang. Saka na lang talaga pag nabayaran ko na ang utang ko sa ilista ng grocery para hassle free na tayo. Wala na tayong iisipin. O diba? Ang hirap-hirap kaya maglikom ng pera ngayon sa panahon na ito na ang tataas na po ng bilihin at ang tataas ng pamasahe at gasolina. Ang hirap po talaga kaya hanggat may pera tayo, huwag natin talagang upusin lahat. Lalo pat meron tayong babayaran. Okay. Ina-avail ko na lang talaga yung ilista na pautang ni grocery kasi gustong gusto ko siya. Andito na si Mr. Ayun na po si Mr. niya. Kulang daw kami na 5 pesos. Bakit naman naging ano yan? Turisibo. 5. Oh! Ayan, ito po ang ating nabili sa kanila. Grandi, isang case, 540. Redors, 500 ml, isang case, 545. Tsaka lima yung Redors litro, limang case, 2,775. So, lahat ito ay 3,860. Sabi ko, Mr., kunin mo na yung mga basyo. Ang listing yata is 310, pero ang kulay niya is yellow. Hindi siya red yung nakasanayan dito, pero basta, bahala na. Kasi, kaysa naman wala talaga. Kasi nga, sabi nga ng wholesaler ko, hindi na nga raw nagproproduce ng soft drinks yung Coca-Cola at saka yung RC products. Ano ba naman yan? Totoo ba itong balitang ito talaga? Damang-dama namin dito kahit saan yung ibang mga kasari namin dito. Makikita ko sila, dala-dala nila palabas, basyo. Papauwi, basyo pa rin ang dala nila. Ibig sabihin, wala talaga silang nakikita na wholesaler na nagbibenta ng mga soft drinks. Lalong-lalo na yung mga maliliit na soft drinks. Yan talagang unang nagkaubusan dito sa amin. Ay, nako. Mga kasari talaga eh. Ang mura-mura ng sting niya, isang case 115. Sabi ko, ano ba yun? Baka expired na yung sting na yun kasi yellow. Ngayon lang nagkaroon ng yellow, baka pinapaubos na niya ng dealer niya. Diba? Sabi ko, huwag na lang tayo bibili ng sting na yan, yellow. Baka ano yan, baka ano na yan, expired.
Talagang ngayon, iwan ko. Diba, pinapaubos na lahat ng mga soft drinks kahit hindi yung mabibenta na kun na ibibenta po. Kasi dito sa amin hindi uso yung 7 Up na bentang-benta siya. Naku, mali-mali pala ito si Mr. Pag nagmamadali talaga, nagkamali-mali. 315 pesos po pala bawat case ng Sting na yellow. So, noon yung Sting, yung red pa yung binibili namin at saka yung red pa talaga available dito sa aming mga local wholesalers. 310 yon bawat case. So, tumaas din pala siya ang presyo. Nakakaloka. Eh, nagdududa kami ni Mister, baka hindi gusto ng mga customer or baka naman yun nga, baka madali lang yung ma-expire, bakit ngayon lang nailabas ang kulay yellow na Sting na yan, diba? So, wag na lang, hindi kami bumili nun. Ayan, pumupunan na po ang ating chiller. Yan. Meron tayo dyan mga red horse na maliliit. Saksak sinago na lang dyan. Mix-mix dyan sa ibaba. Tapos ito, the second at third, yung mga soft drink na pinamalalaki. Mostly, Coca-Cola products lang na iwan. Wala na kaming RC products. Tsaka dito naman, brandy at tsaka yung red horse nito. Yan. Ating laman. Ayan po mga kasari. Ngayon naman ay bumili kami ng isang container ng mantika at of course may tinapay. Kain muna tayo mga kasari ng tinapay. Habang kumakain tayo, may chika pala si Mister. Ano ang chika mo, Mister? Sabi daw doon sa kanyang binilhan na ibang wholesaler naman ang kanyang nabilhan mga kasari kasi yung suki namin doon sa kabilang barangay, wala na silang mantika. So pumunta siya sa kabilang wholesaler. At doon pala na-discover niya mas mura doon. Ang mantika na binibilhan namin is 1,470. Pero sa bagong na wholesaler na natuklasan niya ngayon is magkano yun, Mister? 1,320. At saka ito pala ang chika. Ang mga wholesaler pala ay pinagbabawalan na sila na magbinta ng sako-sako ng mga sugar, white sugar, brown sugar, wash sugar, ano pa namang mga sugar na yan. Kasi daw, out of stock, o limited lang, kaya pinagbabawalan daw sila ng gobyerno siguro, ng trade and industry or whatever. Basta sabi nila, pinagbabawalan sila na magbenta ng sako-sako ng sugar. Bibili sana kami. Ayan mga kasari, kasalukuyan na po nag-retack ng semester ng kanyang mantika. Ayan, ito maliliit na ito ng mga bottle, ng plastic bottle natin sa Coca-Cola products ng Sokko mismo. Ayan, tsaka yung sasito na maliliit, tsaka yung lapad. Yung lapad is yung tanduay na 375 ml. Nililinisan pa ni Mister dito kasi ano mo naman mamantika, very oily o chika. Ayan, ito natin si Mister. Paano ito gagawin ni Mister? Inuna muna niya yung lapad. Ang isang lapad is 38 pesos, kalahati 19. Tapos meron tayong minuto. I mean, wala na kaming 5 pesos stick, 10 pesos at 20 pesos. Yun dito sa maliit na mga plastic bottle na yun. Ayan na po. Sinalang na is there. Okay. Punong-punong po ang ating isang lapad. Ayan. Yan po, 38 pesos po. Yan. Pag-garage yun ni Mister. Okay. Ganyan lang po. Mga routine namin dito sa tindahan. Oh, jiva. Sa pag-atsuga lang tayo, sa pag-repack tayo, kumikita ng medyo malaki. Nalabas ko na naman si Mister. Pinabili ko siya ng mga itlog. Kasi tumila na po yung ulan. Okay na pong panahon. So, okay na. Magbili na tayo. Si Mister, makasari. Apat na tray yan na itlog. Tag 155 pa rin yan sa aming suki. Dinamihan ko na. Bumili din siya ng
faucet. Ayan, okay. Yung plastic na faucet na gano'n ganito, eh, madali siyang maano ba, sabi kaya pa, makibado. Parang madali siyang magtulo-tulo. So, parang every 5 months siguro, eh, kailangan palitan. Bili siya ng ganito. Ayan, konti na lang po yung itlog namin kasi wala lang itlog din sa amin katapat na tindahan. So, pag wala sila dito agad sa akin papunta, kaya napabili ako ng mister na 4 na tray na itlog, 185 pa rin per tray, medium po ito. At ating itong bibinta, 8 pesos bawat piraso. Yan, sige na mister, umpisahan mo na yan. Tuwang-tuwa ako ngayon mga kasari kasi sabi ko ni mister, check mo nga doon mister sa ating suki sa mga inuming debote kung meron na ba silang mga produkto. Ayun nga, meron silang RC products, RC Mega at Juicy Lemon Mega, yung malalaki lang, walang maliliit. Tapos meron na silang Cobra na 12 ounce, kaya pinadali-dali ko si mister na kumuha ng mga basyo at yun nga eh, pinabili ko na siya. Eh, kukunin na yung pera. Dito na siya. Yan, mister. Oh. Meron ko pala silang siyang basyo na kukunin. Akala ko, kinuha na niya lahat ng basyo. Tumaas na po ang presyo. So, mister. Tumaas na po ang presyo nila sa RC at Juicy Lemon. Ay, oo. Butang yung presyo. Ang listahan pala. Nakalimutan ko ang listahan. Para sure tayo kung magkana talaga ang presyo na nila. Ayan na po si mister. One down. Ayan na po lahat. Nakuha na namin ni mister yung tatlong case. Mix-mix na yan yung isa. Juicy Lemon Mega, RC Mega, saka isang case ng Juicy Lemon Mega at RC Mega. Malipot lo lahat yan. Ayan po, ito po ang resibo. Yung RC Mega nila at Juicy Lemon Mega is tag 255 na po. Bali, dati ito is 230. Bali, nagtaas po siya ng kamataginting na 25 pesos. Per case, ang bintahan ko dito dati is 24, so ngayon 26 na siya. Bawat buti nitong RC Mega at Juicy Lemon Mega. Ito naman, Cobra 12 ounce, ayan, isang case 315. Nagtaas po ito from 310 plus 5 po ang tinaas nito. Hindi naman masyadong mataas, so at is pa rin tayo sa 16 pesos per bottle nito. So, lahat na ating na pamilya ay nagka-total po ito ng 1,080 pesos. Ay, naku, mabuti na lang at meron pa talaga natitirang mga soft drinks at energy drinks. Yung lang mga maliliit na buti ay wala po. Yung mga 8 ounce ay wala. Ayan po! Excited na si Mr. na ilagay sa chiller yung mga RC products kasi ngayon lang po talaga kami nagkaroon ng mga RC products pero mga mega na siya, mga malalaki na siya. Wala talagang it on. Pero okay na lang yan kaysa wala naman, diba? Ayan. Oh, hello, hello. Again and again, mga kasari. Mga guys, today is Sunday! A very good morning Sunday. At alam nyo ba, kahapon, kagabi, may pisak la dito. Kaya naubos ang aming mga inuming alak. Gaya ng Red Horse. Kaya ngayon ay bibili na naman kami ni Mister sa aming soaking mga alak pa rin. Kasi nga, wala na masyado mga soft drink. So, dito na lang tayo nakatutok sa alak pa more. Ayan na si Mister. There, hapo time na naman tayo. Ayan, pista pala ngayon. Kagabi, may disco. Kaya ayun. Alak pa more.
Ayan, ito po ay nagkakalaga lamang ng 2,750 pesos. Ayan. Ayan mga kasari, bumili tayo ng Winston sunscreen at itong 5x9 na plastic panggamit natin sa ating bigan at binibenta din namin ito. At ngayon naman si Mister, pupunta siya sa aming mall dito sa Prince Express. Bibili kami ng mga chicherya, sito at kung ano-ano pang madala namin. Kasi bibili kami sana ng sito dito sa bininhan namin ng ganito mga daming suki na sila, wala silang sito. Kaya punta tayo doon sa mall. Yan ang sinasabi ko na mall. Ayan na po si Mister. Yung pati kami sa mga maliit na mall dito. May sito na tayo at yan chicherya. Ito po ang mall na maliit dito sa aming lugar. Ang mall na po ito ay tinatawag na Prince Express. Minsan, ang mall na ito ay talagang sagabal sa aming pagtitinda kasi competition siya namin. Pero naman, nakakatulong naman ito kasi mura din ang kanilang bilihin. Pare-pareho lang yung presyo niya sa mga ibang mall na aming binibilhan doon sa syudad. Kaya okay na rin siya. Fighting na rin tayo dito. Kaya ang ating... Ah, may card na siya. Ayan. May card na daw siya. Ano ba itong card na ito? Suki. Card. Suki card. Gusto. Ayan. May points tayo dito. So, alipa. So, minsan din makakatulong talaga ang mall na ito. Halimbawa, kung bibili ka ng chicherya kasi pwede mo rin itong ibenta ng yung mga medium sizes. Kaya ng fish crackers. Pwede mo siya ibenta ng 8 pesos kasi 5 point something din ang sa kanila. Minsan naman 6 point something. So, meron pa rin tayo, di ba? Piso, dos, o gano'n. Yun lang ating ano dito. Kasi, pangmadalian lang ito na mall na matatakbuhan agad natin o chip. So, ang kanyang nabili ngayon ay ayan ang sito, dalawang bundle, yung malilit na sito. Titinan ko ba yung magkano yan, tsaka yung ating isang transparent cellophane chicherya ng mga medium sizes. At kung meron mang kuputin, ayan. Kunti lang ating napamili. Ito yung ayan, resibo. 932 pesos lang po. Yung sito pala nila is ano na, 270 pesos na 24 piraso yung isang bundle. Ibibenta ko na siya ng 14 pesos. Kasi nagmahal siya from ano lang yata ito, 240 plus lang yata ito noon. Ngayon, 270 pesos na. Pero, sa kanila dito talaga, itong Prince Express talaga eh, medyo may kamahalan siya ng konti, mga sintabos lang, ganun, piso, ganun. Kaysa doon sa ciudad talaga na binibilhan namin yung mga malalaki na mga department store at mall. Pero, okay na lang yan. Natagal kasi na nawala dito yung sito. Always siya palagi out of stock kahit sa grocery. Kaya pag may sito kami nakita dito, bibilhin agad natin yan. Kasi kahit magkano pa i-presyo natin yan, hindi naman tayo masyadong mahal mag-presyo. Bibilhin pa rin talaga yan ni customer kasi nga out of stock siya dito. Wala masyadong sito sa lahat ng mga tindahan namin dito. Okay, so yan lang muna mga kasari at mga ganap. Ladies na ito talaga ha. Ating pamimili, paghahapon. So, si Mister ay ayan, nag-arrange na siya, nagluto na siya. Habang nag-a-arrange siya ay nagluluto siya. Or habang nagluluto siya ay nag-a-arrange siya. Ang trabaho niya dito sa tindahan at sa bahay. Okay, mga kasari, mga guys, maraming salamat sa inyong panonood. Sana po ay suportahan ninyo ang channel ko. At sa mga bago kong mga kaibigan, shout out! Mga bago nating kapwa kasari na vlogger, shout out sa inyo. Alam niyo na kung sino kayo. Maraming salamat talaga sa pag-visit sa aking channel at pag-support nito. Kaya may moto ako sa buhay na don't do unto others what you don't want others do unto you. Bye-bye. Happy Sunday!